Okay, dito po ulit sa festival po natin tayo mga topic po. So, yung topic po natin nung nakaraan is festival na religious festival po siya. So, festival is, meron po kasi dalawang uri po niya ng festival dances. So, meron po tayong religious. Ito po yung tinatawag po natin na yung mga Santo Niño, yung mga Virgin Mary, ayun po yung mga festival ng religious po, no? Nung nakaraang week ay po yung kinakal po natin yung sinunod festival na coming from the Cebu City, no, ang pinapresent po nila na for religious is Santo Niño. Okay, ang Santo Niño po is kadalasan po yun na nangyari po yun sa Visayas. Okay, then month of January po yan. Okay, ayun po yung tinatawag po natin Sinulog Festival. Aside from the Sinulog Festival, guys, meron po tayong Tinagyang Festival. Okay, ito po yung tatakal po natin ngayon. This is coming from the city of Iloilo. In-honor po nila yung Santo Niño, syempre. Dito rin sa Sinulog and Tinagyang, represent po nila yung Santo Niño. January po yan, okay? January po yan. Ibig sabihin po, nung nakaraang January, ngayon paon, is nag-celebrate po sila. Okay? Ngayon po, ito po yung tatawag ko po sa inyo, yung Tinagyang tsaka Ati-Atihan Festival. Okay? So, ito po yung mga dapat po nating malaman. Okay? Yung pinaka-history po niya at ano po yung mga celebration na kinakandak po sa festival na yan. Pakitake down notes po lahat ng mga sasabihin ko para sa collection ko ng notebook po sa inyo pagkatapos po ng semester na to. Okay? Magsulat po palagi para po sa collection ng notebook is hindi po kayo naiiwan. Okay? Wait lang po. Wait lang mga bata. Ayan, magsulat po sa notebook guys ha. Mga bata, magsulat po sa notebook. Ulitin ko po. Kasi magkukulit po tayo ng notebook pagkatapos ng semester na to. Okay, lahat ng Adly words ko dapat sinusulat po ninyo para makita ko doon na nakikinig talaga kayo, may natutunan po kayo sa mga video lesson na tinakandak po natin. Okay? Yun po, no? So, proceed na po tayo dito sa Tinagyang Festival. Yan, si Tinagyang Festival in Iloilo City. Okay? So, si Tinagyang Festival, as makikita po natin yung sa larawan na yan, is larawan po siya ng Santo Niño. Okay, napapansin niyo po yung kulot na buhok na po yan. Ayun po yung buhok ni Santo Niño. Is yung baby Jesus natin. Okay, Tinagyang Festival schedule. Tinagyang Festival is held every fourth weekend of January. This big sabihin po ngayon, January po, nag-celebrate po sila. Wala pa po yung pandemic. Okay. In 2020, the highlights are scheduled for January 24 to 26, 2019. Okay? The festival major events include the funeral procession, religious hadsad, and Ati-A tribes dance competition. In addition, there are many exciting activities happening all throughout the month of January. Yan sa Cebu City po kasi tsaka sa Iloilo, parang po sila po magkatabi lang po yan eh. Na island is marami pong nagaganap during January, month of January. Okay? Marami po dyan na competition. Kung sa probinsya po ninyo, alam ko naman po na sa province po ninyo na marami pong mga festival, marami din pong mga celebration doon na nagko-compete sa dance competition. Okay? So dito naman po sa schedule po ng Tinagyang Festival, ayun po yung opening salvo po nila is January 10, 2020. And po yung Iloilo Tinagyang Arts Festival, January 18 to 25. Okay? So makikita po natin dyan lahat ng mga, makikita lahat natin ng mga
mga schedule po na yung opening salvo po ito yung mga masigabong opening ng isang festival, kumbaga para po siyang opening ng isang event na napakalaki. So nagsama-sama po lahat ng mga dancers po dyan, yung mga mananayaw po natin. Okay. So Ilonggo Food Festival, so January 8, 23 to 26. So ibig sabihin po, ito po yung mga pagkain po yan ng mga Ilonggo. Okay, ayun po yung mga sikat na pagkain sa mga Ilonggo. Sa mga pagkain po nila, is pag natitikman nyo po yung mga pagkain po nila, sobrang sarap. Wala ka pong marereklamo na, oh, pangit. Pangit yung lasa ng mga yan. Hindi. Pag na tikman nyo lang po yung pagkain po nila, sobrang sarap po yan. May meron din po silang Miss Iloilo 2020, January 23, gabi po yun ng 7 PM. Okay? Tambor Trumpa, March sa Musika. Okay? Para po siyang ano naman to, yung mga instrument. Okay? Crucial and Solemn Food Procession. Doon naman po parang po tayong, tawag ito, yung parang, sa kalsada po yan. Sa kalsada na marami pong nagpaparade. Okay? Foods Parades of Lights. Fireworks Display. Dagyang of Caliwin. Noong January 25 at 8 AM. Ito po yung schedule po noong 2020. Ngayon taon po. Festival Parade Sponsor Madrigras. January 25 and at 2 PM. Religious Sad. January 25 at 7 PM. Dinagyang 360 degrees, January 26, 8 AM. Awarding ceremony, January 26, 7 PM. So, fully book po sila once na nandyan po yung pinaka-schedule po nila. Sa pag-celebrate po ng mga festival dyan po sa Iloilo o di kaya sa Cebu, at least mag-book na po tayo. Kung balak niyo pumunta dyan, mag-book na po kayo na mas maaga. Bago mag-January or December, dapat nakapag-book na po kayo ng mga accommodations na hotels na titirahan po ninyo para masaksayan nyo po yung napakagandang celebration ng mga festival po dyan. Okay? So, next. Okay. Is the Dinagyan Festival Highlights, yung Dinagyan Tribes Competition. And competition na po yan is marami pong mga sumasaling grupo para makapag-conduct or makapag-perform ng entertainment dun sa entablado po nila. Ang entablado po nila dyan yung kalsada. Held on a Sunday, this is a most awaited event of the Dinagyan Festival. Competing tribes which include the warrior dancers are all smeared with dark brown body paint. Dance to the fast-paced beat of the drums and other live instruments and battle it out to become the festival champion. So dito sa festival po na yan ng tribes competition po na yan, ginagawa po yan ng marami pong sumasaring mga grupo. Okay, at iba-iba po yung mga pre-present po nila, merong mga kultura na pre-present po nila, meron din po yung mga sinaunang mga tao na pre-present po nila dito. Okay? This 2020, the stakes have been raised with the winners receiving the highest prize money in the Dinagyan history. Okay? Formerly known as Ati-Ati Competition, the tribes competition is now called the Dinagyan 360 degrees competition. It will be presented arena type on the audience can enjoy the performance from every angle. So dito sa history po ng Dinagyan Festival, nagsimula ang Dinagyan Festival noong 1968. Okay, noong 1968 po siya nagsimula. Nang dinala ni Franz sa Santo Niño de Cebu ang imahe ng Santo Niño na pinangunahan ni Padres Sulpicio Interis. Ayan po yung kauna-unahan po nila. Ulitin ko po, no? Nagsimula ang Dinagyan Festival noong 1968 nang dinala ni sino to? Padre del Santo Niño
de Cebu ang imahe ng Santo Niño na pinangunahan ni Padre Sulpicio Enderis. Siya po yung scenario na nagsimula na po yung Dinagyang Festival doon sa pinaka Iloilo, sa Iloilo City. Okay? Ang Santo Niño ay inirigalo ng parokyang San Jose at ang mga deboto nito ng Santo Niño. Inirigalo po sa parokya ng San inirigalo na ng parokyang San Jose ang deboto na Santo Niño doon po sa simbahan. Okay? Biglang pasasalamat ng mga parokyano ng Santo Niño, nagsimula yung pagdiriwang ng ginagyang simpleng selebrasyon doon po sa loob ng simbahan. Ibig sabihin po, yung pagsa-celebrate ng Dinagyang Festival po dati, doon lang po sa loob ng simbahan. Yung simula nung pinigay po yung Santo Niño doon po sa simbahan. Ibig sabihin po, doon na po nagsimula yung pagsa-celebrate ng Dinagyang Festival, which is, yun po yung pag-celebrate ng pula sa loob ng simbahan. Okay? Yun po yung history po niyan. Okay? Dagyang sa Calway. In previous years, the Sadyahang competition was held on the Saturday of the Dagyang weekend. Starting in 2020, a new event and the Dagyang Calway will replace the Sadyahan, which planned to be held as a separate festival sometime later this year. The Dinagyang Carnival is a religious street dancing activity or sadsad. Everyone is welcome to join. This activity aims to make a festival more of a participatory event rather than a spectator event. Okay, dito po sa Dinagyang Carnival, doon po yan lang ginaganap din sa pasada po nila. Pwede pong lahat sumali po doon. Okay, kung ikaw is turista, pwede ka po sumali doon. Wala naman po siyang requirements na bago ka makasali. Okay? Crucial procession. Ito po yung crucial procession po nila na para po siyang bangka na pupunta po doon sa laot na lahat marami po yan na marami po hindi lang po siya iisa. Yan po yung fluvial procession po nila. Okay. Next, meron po dito sa fluvial procession yung mga pabunggahan po yan ng bangka. Kung ano-ano po yung mga disenyo at yung pinapresent po palagi po nila yung Santo Niño po. Okay. And on Friday, Italy, religious crucial and solemn food procession is one of the oldest tradition of the Dinagyang Festival. During this event, images of the Santo Niño Holy Child Jesus is carried on boat that sail along the Iloilo River. So, ibig sabihin po, marami po yan ha. Marami po siyang kasama, hindi lang po siya yung isang bangka na nandun po sa kaligitnaan ng punang ilog. Okay? Ayun po yung sinasabi po nilang yung sabi po dito is oldest, yung pinakalumang tradisyon na po na pinaganap ang Dinagyang Festival na yan. Okay? So, from Fort San Pedro to Musil, Lone Street, the journey continues on the land with the solemn foot procession passing by the provincial capital before proceeding to the San Jose Parish Church. So, ibig sabihin po, para po dito sa Quiapo Church po natin, dito sa Manila, meron din po silang procession na kung saan sila dadaan po. Okay? Yan. Street Dance Parade Route. The parade route of the Dinagyang Festival passed through the main street of Iloilo City proper of downtown area. Certain sections of the parade route are designated as performance stages where spectators can watch the choreography, street dance of competing tribes. Ibig sabihin po dito sa pagpaparade po ng Santo Niño, meron po yung mga dancer po dun sa unahan. Ibig sabihin po, meron po nagtatambol, meron po sumasayaw. Okay? Unlike po dito sa Quiapo Church po natin na talagang ipaparada lang po daw sa hagisan po ng mga bimpo. Okay? Yan po naman yung pananaw po dyan sa Quiapo Church. Okay? Ano ba naman po dito sa
Iloilo City, sa Dinagyang Festival. Kaya yung Dinagyang Festival, Dinagyang Parade Route, ito po yung route po nila, no, ruta. Okay? Yung Freedom Grandstand, dadaanan po yan. So, ito po yung number one. Yan po yung number one, dyan po nag-uumpisa. Then, yung Night Solis, papunta po sila dito sa way po na ito. Dito po yan magsimula, papunta dito. Yan. Ito po yung Night Solis. Then, papunta po sila. Iikot po yan. Iikot po yan ng Valeria Ledesma. So, ibig sabihin po dito, may mga stages po yan. Okay? Ibig sabihin, may stage dito, may stage doon, may stage dito. So, pag-iisipin po natin na ang saya-saya po pala dyan sa Iloilo Festival po ng Dinagyang. Okay? Dito naman sa number po is yung Central Market. Okay? Meron po dyan na stage po dyan. Okay? The four performance stages are, po yung mga pinanggit ko po kanina. Ibig sabihin po, may mga stage po dyan once na may procession or parade po yung Santo Niño. Okay? So, siguro, napakasaya po yan. Okay? So, ayun po yung sa Dinagyang Festival, yung parade po nila. So, dito mapapansin din po natin yung mga pictures ng festival po nila. Ayan po, pinapresent po nila yung Santo Niño. Ayan, napapansin naman po ninyo na yung pinapresent po nila yung Santo Niño, pati po yung kung mapapansin nyo rin po guys, mga bata, yung mga kasuotan po nila, para po yung Santo Niño, yung colorful na kasuotan po nila. No? Dati lang po yan is, ang kasuotan po nila is yung maitim na uling pinapahid po nila dyan sa katawa po nila. Yung po yung sinaunang festival po na ginaganap po nila dati. Okay, ngayon po is modern na po tayo, kaya po meron po yung mga colorful na ginagamit po nila. Okay, next yan po yung Dinagyang Tribes Competition. Ngayon 2020 po yan ha. Ayan po yung ginanap. Marami pa po yan. Konti lang po yung nakuha ko. So, ibig sabihin po, dito po lang po sa costume na to, iba't ibang uri na po ng costumes, colorful. Sa book naman po, ayun po yung pepresent po nila si Santo Niño po palagi. Kahit ayun po naman po talaga yung ino-honor po nila sa Dinagyang Festival. Okay? Ayan po yung pagamitan po nila. Marami po pong mga nilalagay sa mga katawan po nila. Okay, at Atiyan Festival naman tayo. The Mother of the All Philippine Festival. Okay? Siguro ito po yung pinakasikat po na festival po dati, no? Na sobrang ito po is sinasabi pong ano eh, o parang wild yan, yung wild festival po ito. Dahil marami pong nakakatakot. Nung kwento ko lang po yung bata po ako dito, is yung Atiyan Festival po dyan. Is sobrang nakakatakot dahil po yung sa mga kasuotan po nila. Siyempre, bata pa naman ako dati. So, dubbed as the mother of the Philippine Festival. The Atiyan Festival is widely known. Ay, wait lang guys. Meron pala akong ipapa-load po sa inyo dito sa Dinagyang Festival. Ay, meron pala akong ipapakinig po sa inyo. Pakisulat po yung makikinig, yung sounds na maririnig po ninyo. Okay? Wait lang po ah. Iloilo City po natin. No? So, dito sa next po natin na tackle is yung Atiyan Festival, the Mother of the Philippine Festivals. Mother of Philippine Festival at the Atiyan Festival is the widely known as the not just in the Philippines but across on the world. Atiyan Festival's meaning is to be like Atis or Atis Aklan Travis Natives. Ibig sabihin po yung mga Atas po natin. Okay? Yan. Similar to Cebu Sinulog Festival and Iloilo Dinagyang Festival,
This event is celebrates honor the child Jesus Santo Niño. Okay, parehas din po sila na ino-honor po yung child Jesus Santo Niño. Okay. The celebration consists of multiple events that happen in various parts of Calibo Town. You'll never run out of this of things to do because Adyatihans has all kind of events from solemn masses, loud marching bands, to partying on the streets. So if you plan to visit Boracay in January, you might as well as local mass curating as Negritos in colorful costume, chanting Halatira while doing the Adyatihan dance in Akbar. Okay, dito po sa Adyatihan festival po natin, meron din po silang mga solemn masses, yan, yung loud march, yung pagpaparade po sa streets po na para ng party-party po yan. Kaya po din po yan sa Sinulog at Dinagyang Festival po natin. Okay, kung pupunta po kayo dyan sa Adyatihan Festival natin dyan sa Aklan, sabi ko po kasi sa inyo kanina na mag-book na po kayo na napakaagan para sa mga accommodation hotels po dyan. Dahil po punuan po talaga once na ginanap na ang Adyatihan Festival dyan sa Aklan. Okay? Ayan po yung mga features po ng Adyatihan Festival. So, kasi po ninyo, yun palagi yung si Santo Niño na in-honor po nila. In 1975, a Catholic priest named Messenger Jose Toralde wrote that the weekend of the Adyatihan Festival started from an old couple who lives in the western part of Aklan. MSPR Toralde said that the early 1700 a fisherman went fishing in a river. Ito po kasi yun yung pinaka history po niyan, to be story short. Ang Adyatihan Festival nagmula po yan sa mangingisda na isang tao na mangingisda. Yung nag-isda po siya is wala po siya nakuwang isda. Ang nakuha niya po is yung maitim na kahoy. Yan, yung maitim na kahoy na yan, sa araw na yun is wala po siyang nakuha kundi yung maitim na kahoy na yun. Naging maalat po yung pangingisda po niya dahil po sa wala po siyang nakuha, no? At inuwi niya na po yung maitim na kahoy na po yan at pinakita niya po yan sa asawa po niya at sabi ng asawa po niya na panggatong na lang ang nakuha niyang itim na kahoy na yan. Then, sa araw na iyon, may napansin silang or narinig po silang mga tambol, yung pag-iingay ng tambol. Tapos din pumunta po sila sa nilagay nilang itim na kahoy ay naging itim na bata na parang manika. Okay. So, ayun po yung nakita po nila. Kinuha po nila yon at sinurrender po yan sa simbahan. Okay. Ayun po yung history po ng Adyatihan Festival po yan. Kaya nagsimula yung Adyatihan Festival na po yan. Okay. And kung mapapansin po ninyo sa mga larawan na pinakita ko dito, okay, makikita nyo po dyan mga bata, yung larawan ng Santo Niño na kulay itim po palagi. Okay? Hindi po nawawala ang, sa atatihan po ha, hindi po nawawala yung mga itim po na larawan din sa kanilang mga mukha. Okay? Mapapansin nyo po yung mga yan, itim po palagi yan. Ibig sabihin po, 3% yung itim na kinakuha po nila doon sa ilog na ng isda ang yung asawa ng nakakuha. Ito naman po yung Adyatihan Festival in 2020 schedule of activities. Ito yung January 10, 2020, 7 PM, Sunset Students Night, Dancing Light Music. January 11, 2020, 9 AM,
Regional Airsoft Competition. January 11, 2023 PM, Auto Show. January 11, 2027 PM, Live Music. Eh, mga panda na po yan. January 12, 2020, 1 PM, Motorcycle Ride. January 12, 2020, 7 PM, Night Party. January 13, 2021 PM, Parade of Drives and Floats. January 14, 2022 PM, Sang Kalibo Tambo and Street Party. January 15, 2021 PM to 6 PM, Pagdayaw kay Senyor Santo Niño Defense Students. January 15, 2027 PM, Battle of the Sounds. Dito sa ano guys ha? Sa Pagdayaw kay Senyor Santo Niño yung Defense Students, ibig sabihin po yun is yung iba't ibang mga tawag nito? Yung iba't ibang mga paaralan, yung mga iba't ibang mga schools na ng mga DepEd students po nila, yung mga sa public po yan ha, hindi kasama po yung mga private schools po yan, is sumasali po sila sa lahat po ng pagsasayaw. Katulad po dun po sa pinanggalingan kong probinsya, is marami po kami doon na sumali nung elementary po kami at high school, sumasali po kami sa mga festival na po na tinandak po namin na may sarili po kaming mga sayaw na kung sino po manalo may meron po mga premyo. Okay? Iba't iba po ano po yan. Iba't ibang schools po ang sumasali po dyan. Okay? Siyempre kay, sa mga kaon ito, sa mga costume naman po is sagot po ng DepEd po yun. Yung mga costume na yan. Siyempre may babayaran po din po yung mga students. Okay, kung saan po na no, saan po nilalagay yung premyo, di ko po alam po saan po nilalagay ng mga premyo yung mga depth at mga teachers din. Okay? January 16, 2020, 8 AM to 12 noon, sinaot sa CAL depth at teachers naman po yan. January 16, 1 PM to 6 PM, Higante Contest. Alam niyo naman po siguro yung Higante Contest. January 17, 2020, 8 AM, at Yatian Street Dancing. Yung parang na yun sa parade po yan sa mga sa kalye-kalye po nila. January 17, 2027 PM to 2 AM, Kalibo Invasion Spectrum. January 18, 2024 PM, Don Penitential Procession. January 18, 2028 AM, Tribal Balik Atay and Modern and Individual Atayatian Festival Contest. January 18, 2020, Blessing of Caro. January 19, 2020, 6:30 AM, wow, aga. Santo Niño de Calibo Transfer and Pilgrim Mass. Okay, kaya pala maaga dahil meron po siyang pinakamass sa simbahan. January 19, 2022 PM, Religious Procession and Torch Street Dancing. January 19, 2020, Closing Mass, Sad-sad Paghatod. January 19, 2020, Pagpadungog. Misa din po, award. Okay, pag-award po yan. Okay, next. Daily activities, meron po silang snake dancing and partying. Food festival at Patsna Park. Magsaysay Park Food and Party Festival at Magsaysay Park. Ati-atihan Bazaar. Kalibo Ati-atihan Trade Fair. So, ito po yung mga daily activities po dyan sa Ati-atihan Festival po natin. Main highlights. Kung meron po tayong mga daily activities, meron po may mga main highlights. Ito po yung naabangan ng mga mga nag-celebrate po dito sa festival ko. Parade of Tribes and Floats, January 13, 1 PM, at Yatian Street Dancing, January 17, 8 PM, Religious Procession and Torch Street Dancing,
January 19 to 15. Ito po yung mga main highlights na napakalaki na marami pong sumasali po dyan. Okay? Tiyatihan Festival 2020 Guide. Ito po yung guide po natin na dapat po natin malaman bago tayo pumunta dyan sa Tiyatihan Festival. Kadalasan po yung Tiyatihan Festival po natin is tinaganap po dyan sa Boracay. Okay? Number one is mind your values. Thoughts there will be security personnel around the areas of the celebration. They can keep an eye on each and everyone in the crowd. So keep your belongings at your side and hold them carefully. So meron po dyan mga security or mga barangays na nagro-ronda palagi po. Okay? Na palagi nilang inoobserbahan yung mga taong nakakasalumuha po nila or yung mga bagong tao na nandyan po. Okay? Bring water. Always bring water with you to keep yourself hydrated because the most of the time you'll be outdoors and with the many fun activities waiting for you. For sure, you'll get tired at some point, so stay hydrated. Dito sa Bring Water, alam po naman natin yung Tiyatihan Festival po natin is outdoor po palagi yan, dyan po sa labas po lagi yan ginaganap. Siyempre napakainit po palagi dyan, kaya palagi pong magdala po ng tubig. Number 3, wear appropriate clothes. Sure, style is a plus when going on a trip, especially for the Instagrammable OTTDs, but never compromise comfort for it. Wear anything comfortable and you're willing to soil. Okay, ito po yung mga dapat po ninyong suotin na gusto nyo po, ha. Yung gusto nyo po suotin na kahit madumihan po kayo, okay lang. Okay? Wear sunscreen. Ito po, protect your skin from harmful UV rays from the sun. Of the sun by putting of sunblock. Don't leave the hotel without sunblock if you don't want to have burned skin at the end of the day. Trust us, it hurts. So dito po sa mga sinasabi po dito, lagi nyo pong tatandaan po yan once na pumunta po ko dyan sa Tiyatihan Festival, Sinulog Festival, at saka Sidanagyang Festival. Okay? Book your accommodation in Aklan early. Yan po yung sinabi ko po kanina, na expected that Aklan will be full of tourists during the Tiyatihan Festival. So, we suggest that your book accommodation in Aklan as early as today. Okay? Sa mga na po sa maaga, bago mag-January or mag-December, nakapag-book na po kayo. Okay? Kasi marami po talaga mga turista na po dyan. Kasi, nandun po yung Boracay. Siyempre, pag nandyan yung Boracay, mas mabilis lang po yung pinaka tourist spot po dyan. Okay? So, dito, dyan sa Tiyatihan, meron din po mga questions. May mga questions po ako na inandak po dito. Okay? The first question is, what is the purpose of the Tiyatihan Festival? Okay? Pakisulat po yan. Ito po yung sagot. What's the purpose of Tiyatihan Festival? Tiyatihan Festival meaning is to be like Atis or Atas. Okay, yung mga taon-unahan po na pumunta po dyan yung mga Atas. Kaya po yung pinaka costume po nila is itim. Ayun po yung pinipresent din po nila yung mga Atas na nakamirahan po din sa Aklan Province. Yung mga Aklan Province natives. Okay? Similar to Cebu, Sinulog Festival, and Iloilo, Dinagdag Festival, this event is celebrated to honor the child Jesus Santo Niño. The celebration consists of multiple events that happen in various parts of Calibo Town. Ayan po yung purpose po ng Tiyatihan Festival. Okay, na number 2. Question is, how Tiyatihan Festival celebrated? Okay. Sagot. Dubbed as the mother of the Philippine festival, Tiyatihan in Calibo is among the biggest, colorful festival celebration in honor to Santo Niño. It's also celebrated by the rhythmic
beating of drums and tradition street dancing in January. Okay, siya po yung pinaka mother of Philippine festival din sa Kalibo Aklan. And din po yung pinakamalaking festival na ginaganap po dito sa Pilipinas. Okay? And syempre, sobrang colorful dahil ate at ihan po siya. What does halabiramin? Ano po yung ibig sabihin po ng halabiramin? Okay, halabiramin is derived from the Aklanon language meaning dispense all means. Ayan po yun ha. Dispense all means. Local and street performers chant halabira at the festival. Okay, ang ibig sabihin po ng halabira, halabira ay po yung mga Aklano language na ang ibig sabihin is dispense all means. Okay? Okay, number 4 questions. Okay, last number questions. Who is patron saint of Ati-Atihan Festival? Okay, the answer is Ati-Atihan Festival is week-long celebration in honor of the patron saint Santo Niño. Okay, alam naman po natin yan, no? Yung Santo Niño po palagi yung patron po nila. Okay, which culminates on the third Sunday of January. So, ayun po yung ibig sabihin po ng patron po nila, yung Santo Niño. Okay? Okay, if you have a questions, free to message me in messengers. That's the end of our presentations. Thank you.